里木干货。Isang mapagpalang araw po sa akin mga minamahal kong kapatid. Tayo po ngayon dito sa labas upang subukan po natin yung outdoor testing nitong pinagkalob na naman sa atin ng Panginoon. Bonus po ito, no? Sponsor. Kasi sabi nga ng Biblia, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you." So, hindi nadagdag na lang po sa atin. Nandiyan na talaga yan. Pag sa puso natin ay nanonood yung pagmimiti na masumpungan natin ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng bagay na kailangan natin ay Kanyang idaragdag na lamang sa atin. Noong nakarang isang linggo lang, ay mayroong nag-sponsor naman sa akin na bagong gadget, Samsung A53. So, then sabi ko sa aking isipan at hiningi ko sa Panginoon na Lord, sana magkaroon na rin ako ng wireless lapel para sa ganon, ay yung quality ng audio ay maging malinaw sapagkat naranasan ko na ng huling podcast ko nung karang isang Biyernes ay yung audio sa aking FB Live ay distorted, no? So, hindi ganong maintindihan na. At totoo naman po mga kapatid, ilang araw lang nang hilingi ko sa Panginoon, may nag-sponsor, binigay ito sa akin. Kaya ngayon, itong distance na ito, nasubukan ko na ito, malinaw po ito. Ang distance ako ngayon sa inyo, isang metro. So, kung lalayo pa ako doon ko lang malalaman kung ang quality ng audio, pag nasa malayo na, ay naapektuhan ba, naging humina ba, naging parang malabo ba yung dating niya, o basta ganun. Kaya nandito tayo ngayon sa labas para actual po natin malaman ito. Hindi kamahalan to mga kapatid, pero napakaganda po. Nasubukan to sa medyo malapitan, lalo sa indoor. Mayroon ho talagang noise cancellation. Natatanggal ho yung ingay sa paligid. Kasi nung tinatry ko ito, sa likuran ko ay yung malakas na tulog ng ventilador. Pero nung aking piniplay yung aking record, ay wala na akong halos maririnig na ingay ng ventilador. Okay? So yun po ang advantage. Kaya sa ating mga kaibigan na YouTubers, nakagaya ko, na baguhan. Kahit na matagal ka ng YouTubers, kung gusto mong quality yung audio mo, gamit ka ng wireless lapel. Yung kaya lang po sa ating budget. Kasi maraming klase po ang wireless lapel nasa market. So, kung ano lang yung swak sa ating budget, yun na po yung ating gamitin. At kung mayroong mag-sponsor, no, quality na talagang high-end na lapel, eh bakit hindi, di ba? Pero kung wala pa naman, di pansamantala, kagaya na aking nagbigay sa akin ito, eh laking pasasalamat ko dahil meron talagang improvement doon sa quality ng audio. Dalawang wireless microphone at saka isang transceiver na kinakabit sa cellphone o kaya sa ating camera para sa wireless broadcast. Check mic test, check mic. So mga kapatid, pupunta ako doon sa gate. Ang layo po niyan ay 20 meters. So, tingnan ko kung gaano ka layo yung pick-up ng lavalier wireless microphone na ito. Okay? Ito, 1 meter. 2 meters. 3 meters. 4 meters. 5 meters. 6 meters. 7 meters. 8 meters, 9 meters, 10 meters, 11 meters, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 20 meters po ang layo. Chiko yung isa, ha? Yung pangalawa. Mic 2. 20 meters. Mic 2. 20 meters. Mic 1. So, balik na ako kung alin lang kung ayos ba yung kanyang signal. Pero
problema na, dati kay Kuwan na. Nag-record na siya. Outdoor mic testing. Mga 10, ano? Mga 25 square meters yung layo natin dito doon sa transceiver. Mic 2, mic 1 at 25 meters. Mic 2 at 25 meters. Sana umayos yung signal nito. Sa evaluation ng test, open air test para sa maliit na mic na ito, no? Yung mini lavalier wireless microphone, okay naman. So ito yung normal na lapit at ito naman yung 12 inches ang layo. So malaman ko kung ito ay pareho din ang lakas. Pero kung magsasalita naman talaga dito, so usually, ayan, malakas na rin ang pickup nito at noise eliminator siya. Na-eliminate po yung ingay sa paligid. Yung nagsasalitang tao lamang, yun po yung kanyang narinig. Maraming salamat mga kapatid and God bless us all.